Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Huwag mo itong gagawin sa kakainin mong isda. Baka malasin ka. Nakakatuwang isipin na ang pagkain ng isda ay hindi lamang makapagbibigay sa atin ng kabusugan at sustansya, kundi maaaring maging dahilan pa nito na mabago ang ating pamumuhay. Alam niyo ba kung paano mangyayari yon? Narito ang mga swerteng matatagpuan natin sa pagkain ng isda. At ang paniniwala na ito ay ayon sa paniniwala ng mga Chinese o ng Inchik. Una ay maging maingat sa pagkain ng isda. Hindi porke gutom na gutom ka na ay kakainin mo na lamang ang isda mo nang walang direksyon. Hindi maaring basta mo na lamang kainin kung gusto mo talagang swertihin sa buhay. Ang paraan ng pagkain na dapat mong gawin sa isang buong isda ay uumpisahan mo sa buntot papunta sa ulo nito. Sa pamamagitan nito ay magiging pasulong ang buhay mo. Sa madaling salita ay papaangat ka. Pangalawa ay huwag kang magbabaliktad ng isang buong isda kung ito ay iyong kakainin. Mas makabubuti raw na alisin mo na lang ang tinik na nakapagitan sa mga pisngi ng isdang iyong kakainin, dahil ang kahulugan daw nito ay pagtatanggal din sa mga hadlang na maaaring humarang sa mga magagandang pangyayaring makukuha mo o matatanggap mo sa mga susunod na araw. Ilan lamang po yan sa mga paniniwala ng mga Chinese tungkol sa pagkain ng isda. Kung nais mo talagang pagpalain ka sa mga susunod na araw, bakit hindi mo gawin ang mga pamamaraang ito? Wala namang mawawala sa iyo, kundi magbibigay pa ng swerte kung talagang gagawin mo ang mga ito. Bakit mag-aalangan kang subukan ito? Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming salamat.